Ayun, what's up mga boss? Eto na naman ho tayo, magbibida-bida na naman. Siyempre, sa iba naman at dito naman tayo ngayon sa tunay na taxi at hindi fake. May taxi ba to? May taxi o may metasi? Either or mga boss, kung ano man paano man siya i-pronounce, all good naman tayo dyan. Alam nyo naman medyo palpak tayo pagdating ng pronunciation. Eto mga boss, kung ikaw meron kang skill set, meron kang skill set tapos fan ka ng alam yun, fighting game na kung saan, alam mo yun, medyo mag-backtrack tayo ng konti. Alam mo yung mga dating arcade games na talagang laban-laban, di ba? Suntok-suntukan. Pero ito yung part na kung saan, kung iisipin natin, dati kasi medyo komplikado eh, di ba? Technically, before, yung 4 buttons, sobrang komplikado na for me, joystick plus 4 buttons eh. Ngayon, ito, ganun pa rin, 4 buttons. Pero alam mo yun, meron kasing specific na binabagayan talaga tong laro na to eh. Lalo na dun sa mga fan ng mga ganong klaseng laro. Though, syempre, kung ikaw medyo fan ka ng ganun laro pero wala kang specific skill sets, lalo na pagdating ng mga combo na medyo komplikasyon ng konti, high punch, low punch, at kung ano-ano pa. Pero pagka inisi mo, kailangan mo lang pindut-pindutin ng todo-todo, dere-derecho na yung combo. Ito yon. Okay? Ngayon mga boss, ito ang metaxi. Medyo nabiyayaan tayo ng pagkakataon to test it out. Diba? Tinest natin siya. And we're quite fortunate enough to test multiple cards, to be honest. Pagdating kasi na multiple cards, eto talaga, sinabi ko. So sabi ko, hindi siya pa pwedeng pure and plain skill sets lang. Kasi mga boss, etong mga cards na nandito, mapapansin nyo, eto E, kasi kanina pa ako naglalaro eh. Tinetest ko talaga siya eh. Sabi ko, etong mga E, naka-max level na, pero yung battle power ko, 43,000 lang, tapos naka-max level na HP, etc., etc. But for other cards, kung titignan naman natin, alam ba, dito tayo kay C+, hindi pa siya upgraded. Medyo 21k na bago pa maabot 'to. 'Di ba? Ito, wala, naka-max na 'to, over 8 over 8 eh. So, ito yung part na kung saan sinabi naman nila pagdating ng white paper nila na pwedeng i-evolve. Tapos pagdating naman dito, ayan si C+, hindi pa upgraded. Minsan ko lang siya ginamit. Technically mas malakas talaga yung damage because of the battle power. Ngayon, lalo na siguro itong mga to. Tignan nyo naman yung battle power na ito. 1,000,000, di ba? SL. Tapos ito naman, limited. Kung hindi ako nagkakamali, or ultra. Di ba? Ito, SL. Ano ba ibig sabihin nila? Ultra na SL. Tapos ito naman, alam mo yun, ultra na kung ano man. Basta mas mataas siya. Almost 2M battle power compared sa 1.1M. So, malaki pa rin ang difference nila, boss. Silang dalawa. Ito lang ang akin, mga boss, ha. May kukumpara natin para parehas na lang. Si Zigo. Kumpara natin sa E na easy na Zigo. Ang layo mga boss. Ito hindi pa napapa-level to ha. Ito yung part na kung saan alam mo yun, malaki pa rin yung bearing pa rin nung kung anumang NFT yung hawak mo. Pero syempre, the higher the rarity na meron ka pagdating dito mga boss. Syempre, mas mataas pa rin yung upgrade kung ilan yung kakailanganin mo. I'm not quite sure if there will be a secondary token pagdating dito. Pero yun nga, MXY ata yung token ko, hindi ako nagkakamali. Pangalan ng token nila. Ngayon mga boss, enable for you to earn their specific or governance token pagdating dito. You may actually need a higher, alam mo yun, higher rarity cards. Kasi mas mabilis mo siyang matatapos pagdating ng story mode, pagdating din dun sa mga PvP, medyo may lamang ano eh. Pero kung ikaw yung player na pure and plain skills, possible naman. However, syempre meron pa rin talagang edge. Yung medyo, alam nyo yun, medyo may kagandahan yung NFT kung ikukumpara natin sa bottom, ito, medyo bottom na mga NFT. Let me give you a concrete example pagdating dito mga boss. So maglaro tayo ng letter E para at least dito lang sa story mode. Level 25, ito kasi kanina ko pa rin nilalaro. Magpasok tayo ng letter E pagdating dito sa Zigo. Okay. So, yung controls naman nito, yung joke kung tawagin, di ba? J-I-O-K. Common ano naman siya. So, dito medyo kailangan mo pa rin ng gulang eh. Sa totoo lang eh. Ayan. O, di ba? Nahihirapan nga ako eh. Medyo makunat yung kalaban. Pero kaya lang ko i-imagine ninyo kung ang gamit ko dito eh yung part na alam nyo yun. Medyo may kataasan. Mamaya makikita nyo naman yung comparison. May teleport din siya. So, basic keys sa totoo lang. All you need to come up is, alam nyo yun,
eye and hand coordination, kung ano man yung diskarte nyo, kung ano man yung playstyle na meron kayo, pwede, walang problema. Di ba? Tapos, ayan. Di ba? Medyo may katagalan kung natapos ko siya. Ngayon, itetest natin siya. Ito, yung tandaan niyo yung rewards ha, 1-8. Di ba? Ngayon, kung pupunta tayo dito, sa home, itest natin yung higher class. Diba? Wag na tayong mag-skip dun, wag na tayong mag-ano dun sa ibang part. So, pumunta tayo dun sa part na kung saan talagang iba na yung gagamitin natin. Rumekta na tayo dito sa pinakamalaki. Diba? Dito, kay SL. O, sige, sige, dito na lang muna. Para Zigo pa rin, parehas. Diba? Zigo White. So, kung gagamitin natin siya, mapapansin nyo, tignan natin kung kamusta ang lagay. O, diba? One hit, mga boss. Two hits nga eh, pagdating ng battle power. Pero same rewards. Pero the time consumed pagdating dito, mga boss, malayo. Sobrang layo niya. So, kahit ano talagang, alam mo yun, kahit anong galing mo, if magkataon na ito talaga yung makakatapat mo, medyo hassle. Yun nga lang, syempre mga boss, pagdating ng story mode, malaki talaga ang edge niyan. I'm not quite sure yet if this will be open pagdating ng public, eh ang mangyayari, pure and plain skills ang pag-uusapan and able for you to earn MXY. Yun yung malaking tanong kasi dito. Bakit mga boss? There are numerous ways on how you would earn. Mamaya mapapasadaan naman natin. Pero ito, wrap up na lang din natin to. At least may idea kayo kung gaano kalaki. Mamaya subukan natin yung may pinakamataas na damage. Ngayon mga boss, sa battle system, ito yung sinasabi ko kanina, leveling. Sa battle na to, kung mapapansin nyo, pwede ka naman talagang mag-upgrade. Wala namang problema eh. Kung mag-a-upgrade ka, yun nga lang syempre, kung rank E, meron talagang specific level. Alam mo, may specific moment lang siya to shine. Tapos, ito yung part na kung saan, syempre, kung medyo mas mataas na yung story mode mo, meron talagang chance na kung saan kakailanganan at kakailanganin mo pa rin talaga ng higher level of cards, higher rarity of cards, because of the battle power na malayo talaga yung diferensya. Diba? From E to Ultra, diba? Kung mapapansin nyo naman, from multiple hits to one hit. Almost two, lagay na lang natin two hits. Two hits yung lumabas kanina eh. Ayan yung leveling system. Ngayon mga boss, pagdating kasi sa evolve neto, ito yung part na kung saan, syempre meron nga maximum level cap itong mga to. Pero syempre mga boss, i-consider din natin na pwede mo naman siyang evolve. Yun nga lang, kakailangan mo ng, alam mo yung soul items to evolve at least. I'm not quite sure if this will be earned using the story mode. Alam mo yung kung gusto mo hard grind, walang problema, di ba? Pero syempre, unti-unti. Pero eto nga yung edge niyan, mga boss. Alam naman natin na kung mas malaki talaga yung nailagay mo, mas malaki talaga yung potential pagdating ng returns. Lalo na kung ano yung nilabas mo. Regardless of the value of the token. But the big question here is that, syempre, just imagine if you do happen to have a higher rarity of card, tapos mas mabilis mong matatapos, mas konti yung time consumed, tapos yung price pa nung token nila ay medyo may kagandahan at nag-pump, eh tiba-tiba ka dito mga boss. Ito yung magandang part dito. Lalo't lalo na kung meron ka ng readily available. But for those people na syempre gusto from ground up yung mangyayari, unti-unti lang, di naman ganun kalaki yan, they already provided an option pagdating nga dito. Pwede ka mag-evolve. Yun nga lang, I'm not quite sure yet because this is currently on close beta, hindi pa siya open to public as well. So, nabiyayaan lang tayo ng pagkakataon pagdating dito. Ngayon, eto pa yan mga boss ha. Pagdating ng card system. So, just imagine, pagdating ng card system, meron ka na itong mga 5-star cards na pwede mong makuha and can obtain. Tapos, pwede mong ilagay dun sa mismong NFT mo. Tapos, medyo may kalakihan pa at kagandahan pa yung NFT na pag-aari mo. Eh, all goods ka talaga, lalo na pagdating ng battle power. Diba? Ito yung part na kung saan, kung i-imagine ninyo mga boss, eto pa lang mismo, okay na. Nasa level 25 na tayo. Samantalang kanina, natatagalan na ako. Pero eto, nung gumamit ako nito, mas mabilis na ngayon yung sitwasyon. Eh ngayon mga boss, imagine ninyo na lang, di ba? Meron ka netong cards, tapos nailagay mo pa. Eh magbibigay pa to ng bonus attribute pagdating dito. So, malaking bagay rin naman talaga. I'm not quite sure though on paano natin siya ma-obtain. Pero ang nakalagay naman dito, finding keys to open the chest containing the cards. So there will be multiple chests, most probably pagdating ng story mode na kung saan ito yung mga maaari mong maloots. Ngayon mga boss, ang malaking tanong kasi dito,
if eto mga cards na to, eh magiging sulit ba pag ikinarga mo sa mga low level? Yun yung malaking tanong. Diba? Pero syempre, kung nakakuha ka na yan tapos ayaw mo nang gumastos, pwede siguro. Pero it will be more feasible at mas, syempre alam mo yan, medyo mas lamang ka talaga dito sa part na to. Lalo't lalo na kung lalagay mo siguro on a higher rarity. Bakit mga boss? Kasi may iba-iba talagang stats. O, dito ako nagsimula kanina sa rank E. 3,000. Sinagad ko na kasi maganda naman yung loots. Madali mo lang siyang may bibigay. Plus, yung energy niya is mababa kung ikukumpara mo on a higher tier ng mga cards. Diba? Mas matataas yung energy niya. So, most probably, the energy part, ito yung siguro, nag-charge ka kasi, alam mo yung mas malaki yung na-earn niya. Or, possible na baka mamaya, itong energy na to, syempre, magkakaroon pa rin ng limit and cap pagdating sa mga paglalaro nito na kung saan syempre kailangan mo pa rin mag-regenerate. And ang tanong na lang dito ay yung part na kung saan gaano karaming energy kaya per fight yung makukonsume. Syempre hindi pa pwede itong diretso-diretso, talaga meron pa rin tong, alam mo yun, meron pa rin hintayan moment to mga boss. O ngayon mga boss, tignan natin to, rank B plus dito siya, BP 51 kumpara mo na rank C 21. Kung titignan natin yung mismong game, alam ko may B plus dito eh. B na lang. Diba? 47K pagdating dyan. Tapos B is 47K. 437. So nandito may B plus. Konti lang ang diferensya nila. Pero ito yan mga boss. Malaki yung count niyang battle point sa katong 450. Diba? Medyo may kalakihan niyan mga boss kung ikukumpara rin natin. Just imagine from rank E, ilan yung ginump niyan yung rank B? 4. So, kung ako tatanungin dito, personally, I'd rather target on the epic cards at least, di ba? Kara kahit pa paano meron. Siyempre, wala namang libre lang naman mangarap kung magkakaroon ba naman ba tayo ng BE. Eh. So, at least kahit pa paano, di ba? Continuous talaga. Wala tayong pag-uusapan dyan. All good dyan, mga boss. Eto, siyempre, ang hihintay mo na lang dito, 5-star cards. Perfect na yung NFT mo. So, tiba-tiba ka na rin pagdating dito. Just imagine battle points of 21 million. Kung ikukumpara natin dito sa pinakamataas natin, which is SL, 1.9. Kung sa 1.9 lang na yan, mga boss, SL, oh, ayan, oh, BP. Hindi nga ito yun, eh. 1.9, wala. Di ba? Most probably, nandito yan. Kasi, nandito pala naman tayo sa close beta. So, kung iisipin nyo, mga boss, ha, ito pa lang. Nakikita nyo na sa legend card pataas. Malaki na talaga yung lamang. Pero yung epic naman, all goods na rin. Malayo na rin yung mararating mo dyan. Kumpara natin dun sa rank E. Diba? Kasi mga boss, dito yung mga frequently asked questions sa tab nila sa white paper. Kung iisipin natin, the E+, meron lang talaga siyang certain limit na kayang abutin. Pero pagdating naman ng epic rank, eto, kaya naman eh. Diba? Actually, yung E+, kaya kong umabot ng 25 eh. Na-try naman natin kanina. 25 natapos ko on which is dapat D+. Ang tanong na nga lang, kung aabot ba ako ng 64 using that NFT. Diba? Hindi ako ganun kagaling pagdating dito mga boss. So ako, ibe-base ko talaga kung ano talaga din lakas ng NFT. Lalo't lalo na, ayan, no, kung nasa LU 200-269. So yung character ko na yon aabot pala dun ng ganun level. Kasi kung 2 hits lang yung level 25, makakarating at makakarating talaga ako pagdating dito sa U+. Kasi kung titignan naman natin to, ito U pa lang to eh. Oh, ay kung U+ pa yan, di ba? So, sa U hanggang 244. So, i-assume ko na kaya kong umabot up until sa L+. Pero syempre, kung B yung rank mo, eh malaki talaga yung malayo-layo talaga mararating mo. Pero if ever na ikaw mismo meron ka na neto, neto mga SS, SS+, malaking tulong na to mga boss. Sa totoo lang, pagdating dito, malayo-layo na mararating mo pagdating ng level. Okay? Kasi mga boss, eto ha, there are numerous ways, alam naman natin yan pagdating ng play to earn, on how you would earn an token. Pero sa kanila kasi, meron kang earnings 2 and 3 stars mission pagdating na story mode. Okay yan. Daily task, okay din yan. Kasi kahit papano, meron kang rewards, di ba? Tapos achievement complete quest, all-star member feature, all goods yan. PvP, given na yan. Tapos bosses, tapos checkpoint, tapos daily raid ng boss match. Maraming ways enable for you to earn MXY. Pero the big question is, will you achieve this kind of tokens or alam mo, makaka-earn ka ba using the itong mga mechanics na to just by using E+. Diba? So siguro kung ikaw medyo basic-basic ka, kaya mo naman siguro. But if you're gonna think about it, syempre, kung gusto mo, mas mabilis talaga na mas malaki yung magiging earnings mo, kailangan mo pa rin talaga mag-invest on a higher legend or on a higher rank
ng mga NFTs pagdating dito. Kasi mga boss, pagdating sa marketplace naman nila, kung sisilipin natin mga boss ah, ito yung chess. Sa chess itself, pinakapuhunan mo, rough estimate ko dito, mga around 7.5 siguro. 7.5, 145, rounded up naman na yan eh. Pero yung makukuha mo, 4 different cards with rarity from starter to legend. So meaning to say, from E up until legend. So saan yan papasok pagdating dito? So hanggang dito lang yan. Asan yung legend? Ito mga legend na card nito. So may chance ka pa rin. Yun nga lang, walang percentage probability pagdating dito. So i-assume ko na lang na syempre, medyo suntok sa buwan pagdating dito sa 145. Pero pagdating doon sa 15,000 na ilalagay mo, on which is konti na lang yung available kung ikukumpara natin starter chess, it includes different cards from rarity, epic to legend. So na-eliminate na yung part na kung saan etong mga to wala na. So magsisimula ka na dito. So at least, di ba, kahit paano makakuha ka ng BB+, kung swertehin ka, nandito ka sa part ng BE, di ba, mas malaki talaga yung chance pa rin pagdating dito. So this only shows one thing na kung saan kahit magaling ka na, malaking tulong pa rin na medyo may kagandahan yung rarity ng NFT mo pagdating dito. Kasi mga boss, syempre, alam naman natin yan eh. Na syempre, alam nyo yan, hindi, sa mundo to, hindi talaga kaya na pure skills lang. Pero yun nga, sana pagdating ng PvP, kaya ng pure skills. May kukumpara natin. Because as far as I can see on the game itself, okay, kung titignan natin yung mismong paglaro nito pagdating na story mode, ilan to mga boss oh. Napakahabang laban nito, napakahabang bomba nito mga boss. Kung ilang daan 'yan, eventually you will really need to upgrade if you don't want to be stuck, 'di ba? Sa story mode pa lang 'yan kasi marami pang klase eh. Oh. Eh paano kung ang requirement pala nito may kataasan din? Sayang naman yung possible and potential earnings na meron ka if kaya ng kapasidad mo na mag-invest, lalo't lalo na kung gusto mo siyang laruin. Pero syempre, lagi naman natin binibilin yan. Gumastos lamang ng ayon sa kapasidad. O ngayon mga boss, kung sisilipin naman natin, ganito lang kasimple yung economics naman nila. Diba? Earnings after earnings, MXY NFT items. But technically, you can also earn not only by playing, not only by trading, through marketplace, kundi pati pa rin sa staking. Kasi pwede ka maka-earn pa rin MXY other rewards. Ngayon mga boss, as per the marketplace goes, kung sisilipin naman natin itong mga heroes na available dito, sa pinaka all, lowest to high na lang natin. Lowest na meron, si D+, medyo may kamurahan naman din. Pero hanggang saan makakarating yung D+ mo? Pagdating kasi ng D+ mo, lumalabas-labas dito, eto nga, 24 to 35. Pero syempre, assume na lang natin, naaabot ka pa rin dito sa 65-80, depende sa skill sets na meron ka. Ngayon mga boss, pag uusapan naman natin dito, yung pinakamahal siguro, lagay na lang natin. Ano bang meron pinakamahal nandito? Ayan, S. So, medyo may kamahalan mga boss, 250,000. Pero syempre, medyo ilagay na lang natin siguro ng ranks. Tapos S. Meron namang available na S. Tama ba? O, S. S special. Tapos, gawin nating low to high. Pinaka-cheapest na meron ka. So, kulang-kulang. Ayan na nga. Kulang-kulang around 5,000 din para makakuha ka ng guaranteed na isang S para makatapos ka. Kasi mga boss, may pinag-uusapan pa rin dito na energy. Ngayon, syempre, close beta, wala pa tayo masyadong pinag-uusapan dito na energy. Medyo pagdating ng hero, kung titignan naman natin to mga boss, as per the hero goes, nakikita naman natin energy, pero pagdating natin doon sa letter E, kanina na ginamit natin, which is si Zigu, energy niya is 190 pa rin, hindi naman siya nababawasan. So ito naman yung part na pag-uusapan naman natin na kung saan may possibility naman talaga na pwede kang umangat. Yun nga lang talaga, hard grind. Eh yun, wala talaga, ganun talaga boss. Eh yan yung realidad na gusto natin makita at dapat nating makita bago pa tayo pumasok pagdating dito. Ngayon mga boss, subukan natin to, yung SL. Hindi na muna ako mag-upgrade, pasok tayo, maglaro tayo since nandito naman na tayo. Sa 27, next na lang natin. Tapos gamitin natin. Kung tignan natin kung ilang hit. Ito yung may espada, alam ko eh. Ayan, yung may espada nga. Nag-iiba-iba yung itsura niya, depende sa rarity niya. So, ayan, pwede kong tankihin sa totoo lang. Medyo hindi makati yung damage niya kung mapapansin nyo on the upper right. Kahit tamaan ako ng tamaan, medyo hindi ko masyadong ramdam. Makunat talaga. Ayan, tumanggap pa ako ng SS niya. Pero pag ako tumira, isa lang.
Ganun kalayo talaga, mga boss. So, dito pa lang malalaman na natin kung ano yung mga possible earnings na meron tayong makakuha, possible na pwede natin makuha. Depende sa rarity na meron tayo pagdating dito sa ating mga NFT. And ito nga lang akin, mga boss, ha. I strongly advise, pag-aralan nyo talaga muna yung mga pasikot-sikot bago muna kayo pumasok. Kasi mga boss, kung pag-uusapan natin pagdating ng ROI dito sa game na to, syempre kailangan natin i-factor in yung capacity natin, yung nailagay natin, tapos kung magkano yung palitan bago natin makompute yung bilis. So just imagine, magkaroon tayo ng rough draft. Maglabas tayo ng calculator. Okay. Ngayon mga boss, pagdating ng marketplace dito sa S, nasa 4,000, lagay na lang 4,000 pesos para mas madali. Kung ang palitan ngayon ni MXY ay nasa piso, well, almost piso, alam ko nag-pump eh. Kung almost piso yan, yung earnings yan, kung maka-earn ka ng at least siguro na MXI per day, okay, lagay na lang natin 100. So kung 4,000 yan, divide natin ng 100, in a span of 40 days, may babalik mo yung 40,000 mo kung ang value niyan ay piso. Pero syempre, ibang usapan yan. Kung 2 yan, 3 yan, 4 yan, mas mabilis yan. And plus, ang pinag-uusapan din dito mga boss, medyo close beta pa, so i-assume lang natin na kaya mong mag-earn using an S at least 100. Kung ikukumpara natin ng letter E, na alam naman natin na malamang sa malamang hindi ganun kalaki yung earnings niyan. Kung ikukumpara natin ng S. Bukod pa dyan, syempre, kung maraming ang NFTs, lalo na kung maraming ang S, at kung ang pagbabasihan yan ay yung energy na pwede pumasok, it could multiply and serve as a multiplier na pwede natin i-consider as a variable para makakuha tayo ng accuracy pagdating sa ating ROI. Pero ito mga boss, aabangan natin to once na naging up and running na yung mismong server and open na siya pagdating ng public. Ang tanong, kailan ba talaga magbubukas to? As per our information na nag-gather pagdating sa kanila, sabi naman nila March 4 ay bubuksan na nila to pagdating ng public. At the same time, kasabay sa pagbubukas nito, yung play to earn feature na kung saan maaari na natin makalculate yung actual possible ROI na pwede natin makuha pagdating dito sa Metaxi. But for now, ito yung pinaka overall EBAS ko. Personally, I really like the part ng yung NFT na merong rarity tapos hindi siya pure and plain skills, lalo na kung kaya naman ng kapasidad. But for those people na kung saan na merong skills tapos meron pa ng NFT, malaking bagay ito mga boss. Syempre, hanggang saan ka aabutin yan? Sa ngayon kasi hindi pa natin nakikita kung magkano yung possible earnings kasi close beta test. Pero ngayon, magkakaroon tayo ng computation nito most probably once na naging open na siya ng public. And you can technically compute it by yourself as well. Lalo na kung matatansya mo kung gano'ng nga ba kabilis. Depende sa palitan at dun sa earnings mo per day. Depende rin yan kung gano'ng ka-rare yung NFT na paghahawak mo. O ngayon, ayun nga mga boss. Pasensya na ako medyo napahaba at dire-diretso tayo magsalita. But overall, for this specific game, ako, all goods ako. Sulit siya for me. Lalo't-lalo na nagkasi na nga, nag-enjoy ako kasi may makanya-kanya naman tayong variable na kinoconsider para malaman natin sulit. For the price-wise, medyo deep pa yung token. Mura pa siya. And you can also buy this not only via USD, you can also buy this via MXY. So, depende na lang sa inyo kasi ito, pwede naman BUSD, USD, MXY. Kung papalitan naman natin, through MXY, walang nagbebenta. Pero kung tatanggalin natin yung factor na ito, meron at meron magbebenta niyan, lalo't lalo na sooner or later. But for now, ngayon, pwede ka lamang mamili ng BUSD. Ewan ko lang kung meron bang USD ngayon. Meron ba? Meron na rin USD. BUSD pa rin yung kinoconsider. O, ayun nga po mga boss. Maraming salamat. Kung umabot ka man dito sa minuto na to, wala na ho akong ibang ebas pa. Hanggang sa muli, kita-kits.